Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si MYKKAH DANIELLE at nais kong ibahagi sa inyo ang taong aking hinahangaan at nilerespeto dahil sa pagiging isang bayani niya sa ating mga mamamayang Pilipino. Kapag tayo ay nakakarinig ng salitang bayani, alam ko na ang iniisip agad natin ay isang taong may suot na kapa, lumilipad at may superpowers. Pero ang mga totoong bayani ay hindi talaga ganoon. Para sa akin, ang isang totoong bayani ay isang taong handang tumulong sa mga nangangailangan, may magandang puso at magandang relasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. At para sa akin, yun ay si Presidente Duterte na kasalukuyan nating presidente ngayon. Sa 15 taon kong naninirahan dito sa Pilipinas, ngayon lang ako nakasaksi ng isang napaka-deserving na tao sa posisyong pagka-presidente maliban kay Pangulong Marcos dahil hindi ko na siya naabutan. Makikita talaga natin kay President Duterte na likas na maganda ang kanyang ugali at hindi parang nagkukunwari lang. Makikita talaga natin na maganda ang kanyang puso dahil mahal na mahal siya ng kanyang sinasakupan. Isa rin sa mga hinahangaan kong ugali ni Pangulong Duterte ay ang pagiging matulungin niya sa bawat mamamayan ng ating bansa, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Alam ko naman na responsibilidad talaga ng isang leader ang bawat mamamayan ng kanyang bansang nasasakupan. Ngunit, makikita talaga natin na masaya siya sa kanyang ginagawa at hindi yung parang napilitan lang dahil may media. Para sa akin, hindi mahalaga ang napipinapakita mo sa maraming tao ang iyong mga mabubuting ginagawa. Mas magiging masaya ako kung patuloy kang gumagawa ng mabubuting bagay kahit hindi man ito makita ng napakaraming tao. Dahil ang mahalaga, gumagawa ka ng tama at busilak ang iyong puso para tumulong sa mga tao. Hinahangaan ko rin ang mga nagawa ni Pangulong Duterte para sa ating bansa tulad ng Build, Build, Build program. Nasaksihan naman siguro natin ang programang itinatupad ng ating Pangulo na talaga namang napakalaking tulong para sa bawat mamamayan ng ating bansa. Tulad ng Build, Build, Build program. Dahil sa programang ito, maraming mga napatayong bagong eskwelahan upang maraming pang bata ang makapag-aral at makakuha ng magandang trabaho sa hinaharap. Dahil sa programang ito, mas lumawak na ang daanan upang makaiwas tayo sa traffic at makabiyahe ang mga taong galing pa sa malalayong lugar. Siyempre, isa rin sa pinakahinahangaan ko sa mga ginawa ng ating Pangulo para sa ating bansa ay ang paglilinis sa Manila Bay. Matapos lumipas ang maraming taon, nalinis na talaga ang dating mabaho at punong-puno ng basura na Manila Bay. At dahil iyon sa pamumuno ng ating presidente. Nakaka-amaze lang dahil ang rami ng lumipas na presidente sa Pilipinas. Ngunit si Pangulong Duterte lang ang gumawa ng paraan upang maibalik ang kagandahan ng Maynila at ng buong Pilipinas. Dito talaga natin makikita na hindi lang puso para sa mga tao ang mayroon si Pangulong Duterte. Mayroon din siyang puso para sa ating kalikasan. Ayun lamang ang nais kong sabihin tungkol sa ating bayani. Alam ko na hindi lang ako ang tumuturing sa ating presidente ng bayani dahil talaga namang ipinakita at ipinaramdam niya sa ating lahat kung ano talaga ang tunay na leader. Hindi lang dahil sa pera at kapangyarihan ang pagtakbo niya noon para sa posisyon, kundi dahil gusto niyang tulungan ang kanyang mga kababayan. Naway ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas ay mayroong puso at pananaw na katulad ng kay Pangulong Duterte. Isang pusong mapagmalasakit, marespeto, mapagkakatiwalaan ng bayan at higit sa lahat, mahal na mahal ang kanyang bansang Pilipinas. Yun lamang at maraming salamat.